Hi guys, I'm Chris, and welcome to After Reviews. So in this channel, we're going to review different kinds of stuff. For example, laptops, smartphones, smart gadgets, anything about technology, pag-uusapan natin dito. Also, hindi lang kami basta-basta mag-review. We're going to test the gadget after we buy it. For example, 2 weeks ago, bumili kami ng laptop, and today, we're going to make a review of it. So nga pala, itong laptop na to is, I think, one of the best sa Philippine market. Siguro hindi lang sa Philippine market, pati na rin sa global market. So itong laptop na to is Acer Predator Helios 300. So ngayon, didiscuss naman natin yung specs nitong laptop na to, si Acer Predator Helios 300. Uy! Houston, we have a problem. Ano ginagawa mo dyan? Wala, may hinahanap ako. Bakit? Eh, nagawa ko ng video. Ayun yung camera. Ayun yung ilaw. Ay, akala ko may kausap ka. Wala, nagre-record nga ako. Gagawa ko ng laptop review. Bakit? Ba't mo nire-review ang office, ano niyo, laptop? Hindi to office laptop. Ayun yung office laptop. Oh, hindi ka mag-inagamit. Bago yan? Abort mission. Abort mission. I repeat. Abort mission. Abort mission. Oo. Bago. Kanino? Bumili ako kasi sabi niyo nung sa araw hindi kayo makapag-online schooling ng maayos eh. Kaya na bumili akong bago. Ayan, Acer Predator Helios 300. Wow, pang-online schooling. Oo, pang-online schooling. Nice. Baka kung saan pa ito mapunta, kaya mag-start na tayo mag-review. Okay, so first off, let's discuss muna yung specifications ni Helios 300. Yung CPU niya is Intel Core i7-10870H. 2.5 GHz. C10870H is 8 cores na and 16 threads. Yung display naman ni Helios 300 is 15.6 in FHD IPS 1920x1080. Yung memory naman niya is 8GB DDR4 RAM pero upgradable to hanggang 32GB. Yung unit na pinurchase ko is pin-upgrade ko hanggang 24GB kasi gusto kong mag-run ng virtualization. So later, i-explain ko sa inyo kung ano yung virtualization. Graphics naman is GeForce RTX 3060 6GB GDDR6. Tapos yung storage naman niya is 512GB SSD plus 1TB hard disk. Power adapter naman is maximum power supply wattage of 230W. Tapos meron siyang pre-installed na Windows 10. So right side naman ni Helios 300, meron siyang exhaust vent area, mini display port, USB 3.2 port, USB Type-C port. Sa left side naman niya, nandun yung 3.5mm audio jack, dalawang USB 3.2 ports, LAN port, exhaust vent area, and lastly, yung Kensington lock. Sa likod naman niya, dalawang exhaust vent area at yung power jack port. I-test naman natin ngayon yung camera ni Helios 300. Kung mapapansin nyo, sobrang grainy ng video. Pero para sa akin, pwede na to pang meetings, pang online schooling, pati pang streaming. Pero kung gusto mo talaga ng mas magandang quality, siguro maglabas ka na lang ng additional money pambili ng external camera. Discuss naman natin ngayon yung isa sa mga gandang features ni Predator Helios 300. Yung keyboard lighting niya is pwede mo siyang gawing RGB or pwede mo siyang gawing isang kulay lang. Masiset mo to gamit yung Predator Sense. So mamaya, i-explain ko sa inyo kung paano gamitin yung Predator Sense at para saan din ito. Nag-run tayo ng benchmark gamit yung 3DMark. Si 3DMark nga pala is sa mga tool or mga software na ginagamit ng ilang PC enthusiast para mag-benchmark ng kanilang desktop or ng kanilang laptops. Sa case natin, dalawang beses tayo nag-benchmark. Isang naka-overclock yung GPU at isang naka-off. Naka-off yung GPU overclocking, nakakuha tayo ng score na 7,334 at nung naka-on naman, nakakuha tayo ng score na 8,045. Nag-run din tayo ng benchmark gamit yung PCMark. Ang nakuha nating score ay 4,461. Ngayon, magra-run ulit tayo ng isa pang benchmarking. Gagamitin naman natin ngayon yung mga in-game benchmarking ng ilang games. Ira-run natin sa highest settings para ma-check natin kung okay pa talaga si RTX 3060 or kaya niyang i-load yung mga graphics heavy na games.
Discuss naman natin ngayon ng mabilisan si Predator Sense. Si Predator Sense nga pala is a pre-installed software na gawa ni Acer. Ginagamit ito para pang-monitor ng temperature ng system mo, pang-set ng overclocking ng GPU, keyboard lighting, and speed ng fans ni Helios 300. Kumbaga siya yung one-stop shop ni Helios 300. Ngayon, explain ko lang yung virtualization. Basically, virtualization is yung pagkakaroon ng multiple instances ng different operating systems sa isang device. Kadalasan yung ginagamit si virtualization sa pagtetest ng applications across various operating systems. Minsan ginagamit din siya ng mga programmers pag yung device nila is Windows and gusto nila mag-program sa Ubuntu, which is same sa case ko. Gusto ko mag-program sa Ubuntu kasi mas familiar ako doon. Bago nga pala mag-run ng virtualization, kailangan ng software na mag-boot ng operating system. Maraming available na software dyan, kaya i-google nyo lang. Ang downside lang nitong virtualization na ito is kakain ito ng memory at CPU utilization. Since octa-core naman si Helios 300 and 24GB na RAM ang variant na gamit ko, kayang-kaya nitong virtualization. Ngayon, discuss naman natin yung upside and downside ng Helios 300. Unahin muna natin yung mga upside. Number 1 is bang for the buck. Sulit na sulit itong laptop na ito lalo na sa panahon ngayon na sobrang mahal mag-upgrade or bumuo ng isang desktop computer. Number 2 is itong laptop na ito is designed for gamers. Lahat na hinahanap natin as a gamer is nasa isang laptop na, which is itong Helios 300. Yung RGB keyboard, GPU overclocking, superb monitor display, etc. Number 3 is yung hard disk niya. Para sa akin, pros yung hard disk niya kasi upon purchase, meron kang 512GB na SSD plus 1TB na hard disk, which is sulit na sulit para sa akin. Ngayon naman, discuss naman natin yung downside niya. Number 1 is yung battery life. Hindi ganun kataas yung battery life niya kapag nagki-games ka or other stuff. Kapag naka-idle naman siya, ang maximum battery life niya is 2 hours. Most probably, bababa ito at magiging 1 to 1.5 hours na lang kapag naglalaro ka ng game. Number 2, camera. Hindi ganun kaganda yung camera niya and if you need it for streaming, hindi siya ganun kalinaw. Kailangan mo talagang bumili ng external camera na pang streaming. And lastly, backspace and Predator Sense keys. Sobrang lapit ang dalawang keys na ito at if pindot mo si Predator Sense key by accident, mag-boot si Predator Sense app and makaka-store po ito sa currently na ginagawa mo. Overall, masasabi natin si Predator Helios 300 ay napakasulit na laptop. Kahit 10th gen na i7 yung CPU niya, pwede pa rin panlaban sa mga 11th gen na CPU and most importantly, yung GPU niya na RTX 3060. Hindi nga lang kasing lupit ng RTX 3070 or 3080, pero kayang-kaya naman ito yung mga graphics heavy na games. So yun guys, maraming pwedeng paggamitin si Acer Predator Helios 300. So most importantly, pwede ka mag-gaming, pwede ka rin mag-video editing, programming pwede na rin. At higit sa lahat, sa mga estudyante na gusto magkaroon ng bagong laptop, pwede kang mag-online schooling. Ano? Online schooling? Oo nga! Ba't nandiyan ka? Nagre-record pa ako eh. Hindi pa ako tapos. Ay, hindi ka pa ba tapos? Kala ko tapos ka na. Hindi pa. Ano ko ba naman? Patapusin mo muna ako. Ano ba ginagawa mo dyan? May nahanap kasi ako. Mamaya mo hanapin. Patapusin mo muna ako. Magkano ba yan? It was at this moment that he knew. He fucked up. Yari. Di ka ba aamin? Di mo sasabihin? Oh, amin na. Sasabihin ko na. Sasabihin ko na. Sasabihin ko na. Oo, oh, tama na. Sasabihin ko na. Sasabihin ko na. Tama na. Sasabihin ko na. Ano? 90,000? Nani? 90,000? Yeah? Oo. Sige, nalunga muna. Tapusin ko muna to. Mamaya ka lang maghanap dyan. Sige na, konti na lang. Konti na lang. Marapit. Isa mo na? Oo. Isa mo na? Oo nga. Hoy! Oo. Ano yun? Magkano nga? 90,000 nga. 90,000? Oo. Kulit mo naman eh. Mamaya ka na. Patapos na ako. Konti na lang. 90,000 pala. Aray! Aray! Sakit!
ba yan? Oh! Ito yung libreng bag, tsaka may libre na rin tong gaming mouse, pati keyboard. Hindi ko na binuo yung gaming chair eh. May libre din. Baka iba to sa akin eh. Sapit.